2015, nagkaroon ng Asian imports ang mga teams sa PBA, so Commissioners at Governors Cup. Marami ring mga Asian imports ang tumatak sa PBA katulad ni na Michael Madanli at Omar Krayem. Pero wala na sigurong mas tatatak pa sa mga PBA fans kesa sa tinaguriang Michael Jordan ng Mongolia na naging Asian reinforcement ng Barangay Ginebra. Ano nga ba ang nangyari sa kanya sa PBA? Tara idol, magkwentuhan tayo! Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang, welcome ka dito. I-click mo ng subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa mga videos natin. Noong taong iyon, pumayag ang liga na magkaroon ng mga Asian imports ang bawat team na may height limit na 6'3". Kinuha ng Barangay Ginebra ang serbisyo ng nooy best player sa bansang Mongolia, si Sanchir Tungalag. Nakitaan siya ng Ginebra ng talento sa scoring at opensa sa 2014 Asian Games sa Korea. Pinangunahan niya ang Mongolia with 16.6 points and 5 rebounds per game. Kaya agad na humanga ang management ng Ginebra kung kaya't siya ang ginawang Asian import nila. Pero nang dumating na siya sa PBA, naging bench player lamang siya sa kuponan ng nooy Ginebra coach Frankie Lim. Isa sa mga rason daw sa pagbabangko sa kanya ay ang language barrier. Unlike sa Pilipinas, hindi English-speaking country ang bansang pinanggalingan ni Sanchir na Mongolia and English was never a priority sa bansa nila. Kahit may interpreter, nahihirapan pa din siya na makipag-communicate sa kanyang teammates at sa pag-intindi ng mga plays. Nagiging factor ito ng miscommunication sa loob ng court, kaya siguro nababangko siya. Alam naman natin kung gaano kahalaga sa basketball ang komunikasyon. Kung pagmamasdan mo siya sa bench, as a fan, masasaktan ka talaga. Dahil mag-isa lang siyang nakaupo, ni isang teammate walang kumakausap sa kanya at higit sa lahat, his face looks clueless of what was happening in the bench. Bakit ganito sila? Bakit ganyan? Basta, nakakaawa tignan. Isa din sa mga naging factor ay ang kanyang PBA debut kung saan naglaro siya for 13 minutes scoring 8 points pero in 1 out of 6 shooting and with 3 turnovers. Pagkatapos ng kanyang first game ay bihira na lang siya gamitin ng Ginebra. Naging frustrated pa nga siya dahil hindi daw siya ginagamit ng team at walang naisasagot na diretso si Coach Frankie kapag tinatanong siya ni Sanchir kung bakit. Maybe Coach Frankie has his reasons, pero the way I see it, ang pangit lang dahil di man lang nabigyan ng chance si Sanchir to prove himself. Sa mga larong binabangko siya, nakuha niya ang simpatya ng mga fans. Galit ang mga fans noon sa coach ng Ginebra dahil bakit daw nila kinuha tapos di naman palalaroin. Yung ibang mga fans nagsabi na insulto daw ito kay Sanchir at sa Mongolia dahil kinawawa daw ito ng Ginebra. Yung tipong sabik na ang mga Mongolian na mapanood ang kanilang best player sa isa sa mga bigating liga sa Asia only to see na ibabangko lang pala ang kanilang Michael Jordan. Generally, yung mga hinaing ng fans ay they feel sorry for Sanchir dahil hindi man lang nabigyan ng playing time para patunayan ang sarili. And most importantly, nagalit ang mga Pinoy fans dahil si Sanchir Tungalag ay nagmukhang outcast sa team na dapat mag-welcome sa kanya. After 4 games ay pinauwi na nga siya ng Ginebra at pinalitan ng Koreanong si Kim Ji-won na malaki ang ginampanan sa 2015 campaign ng Jin Kings. At yun ang kwento ng Mongolian Michael Jordan dito sa Pilipinas. Pangit man ang kanyang naging stint sa PBA, naranasan niya naman ang pag-welcome, pag-unawa at pagmamahal sa kanya ng mga Pinoy fans kahit naiiba man ang kanyang lahi. And this is something na makukwento niya sa kanyang mga kababayan.
Kung nagustuhan niyo ang ating video, please like, share, and subscribe at pindutin mo na ang notification bell para maging updated ka sa mga next videos natin tungkol sa sports. See you next time mga idol, this has been Courtside Buckets.